Ito ang sitwasyon ng mahigit 100 locally stranded individuals na nanatili sa isang tent sa harap ng Manila North Port. Bukod sa mainit, walang palikuran, dikit-dikit at hindi na nasusunod ang physical distancing. Si Aling Analisa, June 19 pa nasa tent at naghihintay kung kailan makakauwi sa Agusan del Sur. Hindi daw siya pinapabiyahe dahil kailangan daw siyang iswab test. Wala na siyang perang pambili ng pagkain. Buti na nga lang daw at binibigyan siya ng kanyang kapwa LSI. Tanging hiling nito, makauwi na at makita ang bunsong anak. Kailangan kasi makauwi, ma'am, kasi yung anak ko, nabali po yung minte, nadisgrasya ng motor. Hirap na po ako dito, ma'am. Wala na po ako mauwian dito. Umalis na ako sa trabaho ko kasi yung ticket ko, akala ko makakaalis na ako. Yan pala, hindi pala. Kaya wala akong choice. Dito na lang ako manatili. Sobrang init dito. hindi ka makakilos. Ang daming od. Ang ilan naman wala ng choice kundi umuwi sa kanilang probinsya sa Bacolod dahil wala na rin silang trabahong babalikan bilang kasangbahay sa Pampanga. Nanawagan kami kay Gobernador Lacson na payagan naman po kami na na makauwi sa Bacolod. Hirap na hirap, ito po matagal na yan yung iba. Wala na ring babalik ang trabaho sa Taytay Public Market si JR. Minabuti nang makauwi na lang sa kanila at doon maghanap buhay. At 30 po, may nag-text po sa amin ng tugo na wala kami biyahe ng umaga. Tapos pagdating ng 9:30 ng gabi po, may text po sa amin, dinransfer ng July 2, may biyahe kami, kaya pumunta na agad kami rito. Tapos pagdating po namin dito, wala daw po talagang biyahe. Panawagan ng mga ito sa shipping company, sila ay makauwi na at mabigyan ng petsa kung kailan makakabiyahe. Kumpleto naman anila sila ng medical certificate at travel authority upang pahintulutang makabiyahe. Pasado alas 9 ng umaga, pinuntahan sila ni Philippine Ports Authority General Manager J. Daniel Santiago upang asikasuhin at matulungan. Tiniyak naman ni GM Santiago na kaagad maasikaso ang mga may tiket at kompleto ang requirements sa pag-uwi sa mga probinsya. Pinoproseso natin yung mga may tiket na at saka kompletong papeles, ipapasok na din natin sila. Bagamat karamihan ng biyahihan nila is Bacolod and Iloilo, na July 12 pa ang susunod na biyahe, dito na muna sila sa loob ng Northport unless mag-decide sila na gusto muna nilang umuwi. Pero they are welcome to stay here. We will accommodate them and we will take care of them. Magpapakain tayo dyan doon sa mga na-stranded dito. Ayon pa kay Santiago, nagkaroon ng miscommunication sa pagitan ng mga LSI at shipping company. Ang nangyari kasi dito, baka nagkaroon ng miscommunication dahil yung iba sa kanila nakatanggap ng text mula sa to-go vessel na sinasabing may biyahe ngayon. Totoong may biyahe ngayon pero ang hindi nabanggit sa kanila na hindi magbababa ng tao sa Bacolod at Iloilo. Yung mga Cagayan, tutuloy sila. May pakiusap din si GM Santiago sa mga nais umuwi ng probinsya upang hindi magkumpulan sa harap ng Manila North Port. Kung walang ticket at alamin nila kung may biyahe o wala, huwag muna silang pumunta dito kasi nag-abiso na tayo na dahil nga walang biyahe, huwag muna pumunta dito. Sa mga walang ticket na LSI na nasa Manila North Port na, ipinangako ni GM Santiago na sila ay gagawa ng paraan upang maasikaso pa rin ang mga ito at makauwi pa rin sa kanilang probinsya. Aiko Miguel, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.